Hello guys! Magandang umaga sa inyo lahat. Actually, magandang gabi na pala sa inyo kung nasa Pilipinas kayo dito. Sunday morning, February 12. And sabi ko, naisipan ko, mag-vlog kaya ako bago ko umalis, bago ko magsimba. Okay, so, usapang AR-15 tayo. So, kung nakikinig si YouTube, alam ko nakikinig si YouTube sa anong mo-monitor, nothing is for sale in this post, in this vlog. Okay? Show and tell lang tayo, show and tell. Tapos, wala tong script. Gano'n lang ako. Mag-share lang ako sa inyo regarding my experience with the AR-15. Teka, ilang taon na ba akong nagmamay-ari ng AR-15? Siguro, almost 13 years. Almost 13 years. Pero, gun owner ako since, year 2000? Hindi. 2001, 2002, no? Gun owner ako since 2001, 2002. Tapos, first gun ko, syempre, 1911, dahil nasa Pilipinas ako at that time. Shooter's Arms Manufacturing, Sam Falcon. So, pagpunta ko dito sa US, I found out, noong 2009, na I can own a rifle. Kasi sa Pilipinas, allowed magka-rifle kasi sobrang mahal, napakamahal na to the point na pwede kang bumili ng second hand na kotse, 'di ba? Ngayon, yung value ng mga rifles, pwede ka nang bumili ng ng matinong kotse, no? Anyway, so pakita ko sa inyo yung una kong rifle. Una kong AR-15 pala. Kasi ang una kong rifle is SKS, which shoots the 7.62x39. This is the round. No, AK round, yung SKS, pinsan siya ng AK, pero pala siya ng bala. Ayan. Ito po ang pinakauna kong rifle. Ang bili ko dito, ay hindi ko pwede sabihin yung mga presyo para hindi tayo maano ni YouTube. Pero ito, mahal ang bili ko. Kasi at that time, bihira pa yung mga manufacturers ng AR-15. Konti lang pagpipilian. So, bumila ko ng mura and nagka-problema ako. Anyway, so ito. Ito ang una kong rifle. Ito ang una kong rifle. Wala akong kaalam-alam to. Wala akong kaalam. Wala rin akong kakilala no na na may alam sa AR-15. Hindi ko alam kung ilang inches ang bibiling ko. Sabi ko, 16 inches o 14 and a half? Sige na, 14 and a half inches. Yung barrel nito, 14 and a half inches. And then I found out, dito pala sa US, kailangan mo 16 inch ang minimum pag rifle. So magiging pistol to. Para lagyan to ng stock, no? Kailangan yung whole length nito, dapat yung muzzle brake naka-permanently pinned. Naka-pin siya permanently. Yan. So pinin ko siya. Hindi na to matatanggal. So part of the barrel. So more than 16 inches to. So yun ang una kong pagkakamali. Bumili ako ng 14 and a half inch na barrel. Bakit mali? Kasi pag may 14 and a half inches ka na barrel, dapat yung muzzle brake mo, permanent na yan. Hindi mo pwedeng palitan ng kung ano-no. No? So, sabi ko, wala ka na options. So, ginawa ko, pinin ko na to permanently. Hindi na to matatanggal. Part na siya ng barrel. Tapos, ang dami kong problema dito, palagi nagja-jam, undergas pala siya. Doon ako, as I go along sa pagmamay-ari ng AR-15, doon ako natuto, no? Unlike yung sa mga kinocomment ng mga kababayan natin dyan, nung bumili yung kaibigan ko, no? Bago siya sa rifle world, ay, di man lang siya nag-training. No, you will learn on your own. Ako nga, ngayon, ako mismo nag-gunsmith ng mga baril ko, eh. So, palagi siya nagja-jam, then I found out na undergas siya. Napaka kinukulang siya sa gas, no? So asar ako, pinalitan ko yung BCG, no? Pinalitan ko, ganun pa rin. Sabi ko, pati nagja-jump pa din. Yung nga pala, dito pala sa gas block nagkakaproblema. Kasi alam nyo, minsan pag hindi mahigpit yung pagkakalagay ng gas block nyo, habang pinuputok mo yan, syempre lumuluwag, nami-misalign, may butas yan. Ito yung butas ng barrel, ito yung butas ng gas block, dapat naka-align yan. Konting gumalaw yan na ganyan, kukulayan ka sa gas, forward or
kukulayin ka sa gas. So kailangan mo ng gas kasi yung gas yung nagpapatakbo ng ano eh, ng BCG. Yeah, sobrang inis ko dito. Ah, wag na, palitan ko na lang. Bilhin na ako ng buong ano, rifle. Ang buong ano na lang pala, hindi buong rifle, buong upper. Buong upper na lang binili ko. Tapos papakita ko isa sa mga AR-15s ko. Kanina inisip ko, ilan ba AR-15 ko? 1, 2, 3. Hindi ko alam kung 3 o 4 eh. Kasi iba-ibang sizes yun eh. Ito, pero ito yung common na ginagamit ko sa training. Meron pa akong AR-10, tapos dalawang AR-9, isang AR-22, tsaka isang AR, tsaka AK variant. Yung upper and lower kasi dalawa yung upper ko. Anyway, ibang ano na yan. Anyway, so ito. Example ng AR-15. At tanongin nyo, bakit ba napaka-controversial na AR-15? Ano ibig sabihin yung controversial? Every time may kaguluhan, AR-15 palagi ang binabanata, na AR-15 ang gustong iban, AR-15 ang gustong i-cancel. To make my point, yung AR-15 sa Pilipinas, bakit hanggang ngayon, naka-temporary permanent ban. Diba? Diba ang dahilan ni Duterte dyan, yung Marawi? Eh, ilang taon na tapos yung Marawi. Diba? At saka, nagtataka ako, but kasi pumapayag kasi yung mga Pilipino eh. Pumapayag kasi yung mga tao dyan sa Pilipinas eh. Na, kung ano lang sabihin ng gobyerno. Bakit? Yun nga, diba? Ang rason ni Duterte is Marawi. Eh, ilang taon nang tapos yung Marawi? Bakit wala pa rin kumikilos? No? Bakit wala pa rin kumikilos? Unlike dito, example, nasa US ako, sa Texas, doon sa hindi nakakilala sa akin. Pag may ginawa mali, yung gobyerno, like yung ATF ngayon, no? Na may ginawang ano na proposal about the arm brace, pistol brace, dinidemanda nila yung gobyerno. Dinidemanda nila yung ATF. Yung sangay ng gobyerno na ano nag-propose ng banning of arm brace. So bakit walang nagdedemanda sa ano? 'Di ba? Sa yung bakit wala pa rin gumagalaw para i-overturn yung temporary permanent ban ng AR-15 sa Pilipinas. Bakit? Personally, magalit na ako, magalit. Bakit binan ni Duterte yung AR-15? Kasi una-una, bata siya ng China. Sasabihin ko na, magalit kayo sa akin, bata siya ng China. Okay? Sabi ko nga, controversial ng AR-15. Oh, anong kinalaman nun kung bata siya ng China? Well, tignan nyo, di ba, napag-uusapan, ang mga parating na kaguluhan, anytime pwedeng umatake ang China sa Taiwan. Tapos dito naman, Russia tsaka US, 'di ba? And then yung China nga tumutulong sa Russia in terms of surveillance and propaganda. Propaganda in terms of social media, ang nagpapasweldo sa TikTok, ang nagpapasweldo sa fact checkers ng FB is TikTok, which is from China. Put two and two together. Okay? So ano kinalaman nun? Bakit controversial ang AR-15? Bakit palaging gustong iban? Kasi, ito lang yung may capacity. Ito kasi yung may capacity na lumaban sa mga armas natin. No? Ma-overturn. Yung tyranny. Mga kaguluhan. Para siyang equalizer. Sabihin nyo, hindi ba pwede yung 1911 ko na arms core? Well, kayo na sumagot yan. Ang pistol kasi is, ang purpose ng pistol is a tool para makakuha ka ng rifle. Yun yun eh. It's just a secondary lang ang pistol eh. Hindi siya yung primary weapon. Okay? So, ito. Binuo ko to PSA. Nakalimutan ko na yung upper pero wala na. Discontinued na yung upper na to eh. PSA. Majority of my rifles puro PSA. Kasi, yesterday, nung nag-basketball ako, no, meron ako nakausap na fellow gun owner din dito, Pilipina din, sabi niya. Majority nun ng ano niya, ng ARs niya, ano, Aero Precision. Okay, sabi ko ako, ano eh, Palmetto State Armory. And then sabi niya, gustong-gusto daw niya ang AR over AK,
no? Gustong gusto daw niya yung performance and everything. Kasi ako naman sabi ko, ah, gustong gusto ko sa AR platform over the AK, although marami nagsasabi na reliable talaga ang AK, ito proven na, no? Although reliable ang AK, mas accurate ang AR platform. Mas maliit ang tolerance. Ang AK, kaya naging siyang reliable kasi mas maluwag ang tolerance siya kumpara sa AK. Ah, sa AR, sorry. Ano ibig sabihin na mas maano, pag masikip yung mga parts, mas accurate ang barrel mo. Kaso, may mas potential ka na mas reliable, mas unreliable ka. May potential ka na maging unreliable. Ano ibig sabihin? Konting dumi lang, baka magbara yan. Diba? Unlike yung sabi nga sa AK, kahit putik-putik na, tumatakbo pa rin. Kaso nga, masasacrifice mo yung reliability. Ay, yung accuracy. Ay, sorry, nagkakamali ako. Accuracy. Anyway. So, yun, no? Mas reliable ang AK, pero mas accurate naman ang AR. Pero ang pinaka gusto ko sa AR is yung pagiging ano nito, yung easy to be built, easy to be built, easy build characteristic ng AR-15. Ano ibig sabihin, kaya mo itong gawin sa bahay, kaya mong buuin to sa garage. Unlike yung sabi ko nga doon sa kaibigan ko, unlike yung AK platform, kailangan mo ng press, machine press, yung, kasi naka-rivet siya, hindi siya naka-tornilyo eh. Ipipress mo siya. Ipipress mo siya at certain pressure, certain PSI, no? Hindi mo siya pwedeng pukpukin. Mami-misalign, no? So, yun ang ayaw ko sa AK. Kailangan mo buhin yung, bilhin yung AK buo na. Ang hirap mag-assemble ng AK, tinitignan ko pa lang. Kailangan ko ng machine. Ito, hand tools, kaya. Kaya mong buhin to. And, what else? Ang grip nito, magpull grip. Naglagay ako ng ano, extra. Ano ba yan? Naglagay ako extra. Ang bala. Dali, tanggal ako ah. Yun. Sabi ko, maglagay ako ng bala dito. Kaso, maingay naman, makakalog. Bigay ko yung ano, last rounds. Okay. Pare ko na may mention, no? First time ko makakita ng bala ng AK. Nagulat ako, ang laki pala niyan. Ang laki. Ang laki. Ito yung AR. Aha. Companion size. Ah, and then sabi ko, last vlog or last live stream, may usapan na itong AR-15 cartridge, which is a 5.56. Pwede pa tumagal ng 40 years in service. Pero nabalitaan natin, di ba, na yung Army, US Army, nagta-transition na sila sa 6.8 SPC. Sabi dati nung kaibigan ko, no, na military, ex-military, baka dahil doon sa labanan sa Afghanistan. Bakit? Kasi long range ang labanan nila eh. So, kailangan nila mas malaking cartridge, no? Ito kasi intermediate round, no? Intermediate round lang to. Hindi siya pang long range talaga. Kaya nagtataka ako sa Pilipinas, may nakita ko sniper rifle daw, pero ang bala 5.56. Hindi naman talaga siya naka-design for long range shooting, no? Intermediate round lang siya. Kaya yun din ang strength nito. All around, ano to eh? All around cartridge. Medyo malapit, medyo malayo, pwede. Matalang ito, deadly to sa 100 yards. Deadly siya sa 100 yards, no? Ibig sabihin, pag malapitan, deadly. Kasi ang laki ng ano niya, yun. Nang bala niya, yun yung tumatalsik. As compared sa 5.56, mas payat. Ito naman 5.56, mas mabilis. Mas malayo ang nararating. So, I think, up to 400 yards, deadly siya, accurate siya. 300, 400 yards, kaya nito, no? And sabihin niyo ba, mas malayo kaya? Yeah, kaso considering the grains, yung i-consider mo, mag-a-adjust ka. Pero yun yung average, 300 to 400 yards. Tapos, yung AK nga na round is only 100 yards. Deadly siya, okay?
Tapos, mas mabigat ang ano, ang 7.62 by 39 kumpara sa 5.56. Kaya sabi, mas marami kang madadalang bala compared sa ano, sa 7.62 by 39. Tapos, syempre, mas malakas ang recoil nitong 7.62 by 39 kasi mas malaki yung tinutulak niyang projectile eh. Ang laki oh. Compared sa 5.56. Kaya yung 5.56, masarap ipotok to eh. Plus yung recoil system niya. Anyway, so, makaganapan ngayon sa gun world, no? Ang lumalabas ngayon, mga murang ano, ano, ito kasi example to ng DI no, direct impingement. Naalala ko DI ano eh. Ano 'yan? Dungeon structure, hindi dako itlog. Hindi ano to, DI, direct impingement. So ibig sabihin, pagka pumutok yung bala, boom. So may gas 'yan, itutulak ng gas yung bala dito sa barrel, di ba? Tapos yung ibang gas, aakit dito. Tapos itutulak niya pa atras yung BCG or bolt carrier group. Pagtulak niya ng bolt carrier group, kasama niya na yung basyo nung 556. Tapos babalik uli siya, puputok, and then ganoon nalit, gas, balik. Ganoon ang ano niyan, mechanism. Samantala yung nauuso ngayon, no, mga dumadami na ngayon, yung mga piston naman, piston-driven ARs. Example, yung kay Charles ng Philippine Ricochet Line. Meron din siyang video about direct impingement versus piston-driven. No? So, minsan nag-chat kami. Sabi ko, ano Charles, inisip ko, ano kaya bibili kaya ako ng ano, piston? Kasi yung mga AR ko, ano, puro DI eh. Puro direct impingement. No? Sabi niya, oh, okay na yan, okay na yan. Kasi sabi niya, mas accurate naman ang ano eh, ang direct impingement compared sa piston driven. Kasi sabi niya, hindi ko alam yon. So, nag-research ako. Kaya pala daw, mas accurate yung ganitong setup. Kasi, gas lang ang pumupunta rito. No? Gas. Kita nyo? Puputok yung bala. Pag yung bala, ito lang ang tumatalsik. Ha? Yung dulo, ha? Hindi kasama yung basyo. Ha? So, puputok yan. Tutulak siya ng gas. Yung gas, akit dito. Pabalik. So, yun lang. Gas lang ang pumupunta rito. Pag piston kasi, pumipiyok, binata na ako. Pag piston kasi, meron siyang piston dito may spring. Yun ang gumagalaw dito sa ibabaw. Andito na yung spring system. Andito na. So, pag gano'n ang ano, pag akit niya rito, meron ditong piston na tatalsik na paatras. Yun na yung mag-aatras abante. Kaya siguro sabi nila na apektuhan yung accuracy kahit papano. Ganun kasi ang AK, yung piston nandito. No? Ganun yung AK. Kaya reliable yung, mas reliable din yung piston driven ARs kasi yung gas nandito lang, hindi na pumupunta doon sa likod. Hindi na pumupunta sa BCG, no? Hindi na pumupunta sa shooter. Shooter's face daw. Okay. So mas reliable. Sabi ko, oo nga no. Plus proven method na yung ganito, direct impingement. Tapos mas marami siyang ganito, mas maraming AR-15s na direct impingement. Although matagal na rin yung piston ARs, kaso konti lang ang ano, ang ownership. Okay, so mas marami pa rin ganito kasi sabi for the price daw and for your needs, hindi mo naman kailangan ng ano, piston driven na AR. Well, oo nga, sabi ko, pag occasional shooting, no, mga ganon, pwede na siguro itong ano, direct impingement. Anyway, ano pa? Sabi ko, naghahanap ako. Meron ako kasing, ano eh, single shot na 5.56 or 223 no, caliber na rifle. Mas malakas ang recoil. Bakit? Kasi itong ano, so, yung mga bolt action, mas malakas ang recoil nun. Compared sa mga AR platform. No? Kasi ang AR platform, meron siyang spring system na nag-absorb ng recoil. Ito nga, recoil buffer nandito. Andito yung umaatras abante. Nag-absorb ng recoil. So, pag pumuputok ka, andyan yun. Andyan yung nag-aatras abante. So,
Samantalang pag bolt action ng baril mo, walang recoil, walang ano, talagang katawan mo ang umaano lang, gumagalaw, ang nag-absorb ng recoil. So, ano pa masabi ko? Dito sa US, ang minimum size ng barrel para maging rifle is 16 inches. Anything below 16 inches, consider na siya na pistol. Kaya hindi kami inaalaw maglagay na itong stock na to. Kaya ito, 16 inches to. Tapos, what else? Air platform. Maganda, very ano, customizable. Daming rails. Pwede pa magdagdag ng rails dito sa gilid. Ito sa ilalim, naglagay ako ng rail para meron akong ano, vertical grip. No? Para may ganyan, may option ako. Either magganto ako or ganito. Ang grip ko. It's up to me. Or pwede rin ganito. Pero as much as possible, iniiwasan ko magganito kasi once na mahawakan mo yung magazine, pag naugayan, magja-jump ka. Ano pa? Nanonood ako na YouTube a few minutes ago. Nagko-follow ko kay Colin Noir. Pagka Colin Noir. Pagka ano yun? N-O-I-R. Parang French ang pronunciation ng pangalan niya. Colin Noir. Ano siya? Advocate siya ng Second Amendment and kasama niya yung NRA yata. No? Supporter niya yung NRA. Sabi niya, lately dumadami ang mga cases ng self-defense using guns. Hopefully, nababalitaan dyan sa inyo. No? Pero dito sa Houston, tumaas yung incidence na yun nga, dumadami yung tao na gumagamit ng guns for self-defense. And usually, most of the time dito, no, maski babae, preferred nila ang AR-15 platform. No? Kasi nga, it's an all-around rifle. Plus, madali siyang i-shoot and yung na-mention ko nga, no, magaan siya in terms of recoil. Hindi siya gano'ng ma-recoil kasi meron siyang sariling buffer system to compensate with the recoil. Okay? What else? So, bakit, yun na, na-mention ko na, bakit controversial ang AR-15, no? Kasi nga, yeah, hindi lang, all-around rifle siya, hindi lang siya pang self-defense. It can protect your rights too. Pag kailangan na. Okay? And, what else? Bakit sa Pilipinas, bawal ang high-powered rifle? Napaka-subjective kasi ng high power eh. What is high power to you means it's low power to me. What is power? Saan ba nagbibase? Sa number of powder na laman ng bala? I don't know. Okay? So, inimbento lang sa Pilipinas siyang high power na yan. Kasi very subjective eh. Kung sino yung naka-invento, siya magsasabi kung ano yung mga high-powered na rifles. Diba? Wala namang standard na ano eh. Na measurement ng power. No? Rifles are rifles. They are meant to go fast and long range. Hindi naka-design na ano, na pang short range ang rifles. So, parang ano ba, parang nakakabobo pag sinabing high-powered rifles. Rifles are meant to be powerful. Kasi, imagine mo yung projectile na yan, itutulak niya yan ng ano, ng ilang yards, 100, 200 yards. Diba? Itutulak niya. So, kailangan niya ng power. So, ibig niyo sabihin sa Pilipinas, inaalaw low-powered rifles? No, walang low-powered rifles sa Pilipinas. The next best thing yan is PCC, which is a pistol caliber carbine. So, it's a pistol round. Hindi siya rifle round. Hindi siya rifle round. So, di ba? So, basically, binan talaga nila is rifles. No? Pistols lang inaalaw. Kahit na naka, yung 9mm mo lumalabas sa AR format na ganito, no? Sa PCC. Di ba? Pistol caliber pa rin siya. Pistol round pa rin ang ginagamit niya. Nadadagdagan lang ng konting FPS dahil doon sa barrel. Pero that's it. Hindi pwedeng tapatan yung performance ng mga rifle cartridges. Okay, so what else? Ano pa? Because tagal na itong rifle na to, I don't know, 6 or 7 years, no? Tapos itong Vortex Strike Fire. Now, dati hindi ako believer na mga ano, no, mga branded na optics. Pero pagka nakataya ang buhay mo, no? Mas maganda yung mga branded na optics. Ayoko yung mga generic na red dots. Kapag mga yung mga pang-plinkers ko,
yung mga pang shooting shooting lang sa ano sa gun range, okay na yung mga mumurahing red dots. Pero pag training, actual training, preparedness, mas maganda branded. Ang tagal ng battery nito, ano no, hindi ko pa pinapalitan mula nung binili ko, no? Hindi ko pa pinapalitan mula nung binili ko. Hindi siya naka-on. Bukod na 'yon. Serve ko yung battery. Vortex Nation. Tapos may backup sites. Etong backup site tagal ito ah. May backup sites ko, hindi yan magpull eh. Yan pwede mo murahin. Okay, hindi siya magpull kasi para sa akin parehas lang eh. Parehas lang ang effect eh. Plastic is plastic. Hindi ko kailangan ng ano, magpull na backup irons. Irons ang tawag kahit plastic. So flip up sights dapat naka co-witness. Tapos isa sa mga tip pagkaroon kayo ng mga rifles, lalo na pagka prepper rifle siya or all-around rifle, self-defense rifle, mas maganda may sling. Kasi mafi-free yung hands mo, no? Makakatulong siya. Makakatulong talaga ang sling pagka self-defense situation and whatever purpose na kailangan mo. What else? Sa pagbuo lang ng rifle, last na to, no? Iniwasan ko yung mga polymer na lower, no? Polymer na lower. Not because of the heat, kaso may experience ako nagja-jump pagka polymer yung lower. Sabi nila, paano mangyari yun? Lahat ng heat nandito sa taas. May flex. Nag-flex minsan yung plastic na or yung polymer. So I don't know, siguro yung mga bago na ngayon. Pero yan ang experience ko. So mas maganda, stick ako sa mga aluminum na lowers. So that's it. Kulang ang oras. Kulang ang oras pag-usapan ng Air 15 platform, no? Plus ito pa ang ideal rifle of choice, ideal rifle for preppers. Kasi nga yung cartridge niya all around, yung piyesa, madami makikitang piyesa. Tapos yung the rifle itself, pwede mong ayusin, pwede mong i-upgrade kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo na kailangan dalhin sa gunsmith. Ako nanonood lang sa mga YouTube videos eh. Pagbuo ng mga, lalo na yung lower parts kit. Kasi maliliit yung pyesa niyan eh. So yun, mga ganun lang. Madali lang siya. So kaya siya preferred ng mga preppers. So hindi lang siya pang sports, pang self-defense pa. Pang ano pa siya? Part of your prepping arsenal. So very versatile lang AR platform. So a few years ago nag-decide ako AR or AK, I went with the AR. No, pero bumili na ako ng isang AK kasi nakikurious ako. Ano bang big deal about the AK? No, nakikurious ako. Pero most of my rifles are in the AR platform. Muscle break ko. May thread dyan. Para in the future, pwede tayo magkabit dyan ng gusto kong attachment. I think that's it. Kulang ang oras para pag-usapan to, no? Hopefully, ma-lift ang ban dyan sa Pilipinas. Kasi yung iba, may mga AR platform na rifles, hindi nila magamit kasi walang mabilang bala, no? Kasi naka-ban nga, eh. Dahil ginawang palusot eh. Pero ang totoo, gusto lang kayong disarmahan dyan sa Pilipinas. It's not for your safety. Imagine nyo, ilang taon na yung Marawi, pero yung pa rin ang nirarason. gising. No? Doon naman sa mga nagsasabi, mga gun owners or future gun owners na sasabi, hindi mo naman kailangan yan. Hindi mo kailangan. Believe me, kailangan mo to. Kailangan mo to defend your rights. Hindi ito pang target shooting lang sa gun range. Kailangan mo to. When the time comes, kailangan mo ipagtanggol yung rights mo. Kailangan mo to. That's it, guys. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please click like and subscribe. Comment down below kung anong comments nyo and future na discussions. And abangan nyo. May special guest kami live stream with PRL. Si Gun Girl PH. Bye. Thanks for watching.